Pero nakaano. So sa tulong pala mga kamaster ng mga taga-suporta ni Mahal, na talagang isa ito sa napaayos din tong pag- Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na naman ang inyong Master Gala na madalas gumagala sa mga sementeryo. Ngayon, ang pupunta natin ay subdivision. Hindi tayo sa sementeryo. Subdivision ng mga patay. Charot. Ayan oh, grabe. Papakita ko sa inyo. Pero sana kung bago ka lang sa YouTube channel natin, i-like mo na ito, itong video na ito, mag-subscribe ka. Ito, itong video na ito, mag-subscribe ka. Ito, itong video na ito, mag-subscribe ka na. Para po updated ka sa mga bago nating video. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat at mag-shoutout sa mga mahal nating ka-masters dyan. Si Emiliana Bauer, Ana Rose Narvaez, Kukuz Kita, si Betty Padonio, si Marvin Takiban, Irene Pagobo, si Rodel Santiago, at yung mga followers natin sa Facebook page, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga ka-masters. Ka-master natin dyan sa screen, shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Marami pong salamat. Panoorin niyo po ng buong video na ito. Sana mag-enjoy kayo at huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Thank you. So nakikita niyo to guys, yan, mga naka-tricycle na yan. Mga security guard po yan na oras-oras daw sila nag-iikot sa subdivision ng mga patay. Or parang for my term, personal term ko po yun, na kasi kung titignan mo talaga, para siyang subdivision talaga. Tignan niyo to. Tignan niyo, grabe. Ang nakatira dyan ay si ang family Chin. And then, ito yung mga katabi niya. Isip family. Oo. Napakalaki niya. Ito pa. Diba? Parang subdivision talaga. Leasing family. Bongga. Commander Lahi. Ano naman ito isa? Sobra kayo, grabe kayo, ang ganda po. Na-amaze po ako sa kagandahan ng nasuluyo ninyo. Parang emerald green ang style. Hindi natin silipin ang loob guys. Pero dito banda, pakita ko sa inyo. Ah, para siyang ano. Bongga. Ah, ito yung ginagawa pa lang. Ay, hindi, bahay talaga to. Oo, bahay talaga to sa kabila. Hindi siya cemetery. So far, may tangke pa ng tubig. Iikot ko muna kayo sa mga punto dito na mga pangmalakasan. Ay, doon sa pagtanungan natin, umaabot daw ito ng 8.5 oo, million pesos. Makabahan. 8 million na yan. Siya, naka-open lang din. Hindi ka na masyado matatakot sa cemetery. Kapag ganito yung mga nakikita mo mga. Oh, big fact. Reality lang guys. Pag mga ganitong style. Kasi ito, ito lang oh, yung isang buong ganyan na nature. Inaabot na ito ng kalahating million na yan. Isang clear pa. Napakalaking mo si Leo at ang ganda-ganda, napakabongga. Ano ang halaman niya? Ay, okay. Bongga, ang laki. Pero ito, mga bahay ito ng mga buhay, guys.
Yan, yung mga yung bahay ng buhay. Ito, ano. Ay. Napapasana oil ka. Sana oil. Nung nanggaling na tayo sa puntod ni Mahal, ah, ngayon, dumiretso na po tayo sa isang kilalang vlogger. Oo. Na walang iba kundi si Eman Nimedes. Samahan niyo akong ikutin itong Himlayang Pilipino Memorial Park at pakita ko sa inyo ang ibang mga bonggang musileo dito na hindi niyo talaga nakikita. At meron ding isang sikat pa tayong pupuntahan na tatay naman ni Aiko Melendez. Oo. Kumbaga isa siyang mati ni idol nung panahon niya. I think 80s yata, mga kamasok, hindi ako nagkakamali. Ay idadamay ko na rin. At ang isa pa, bali parang tatlo ngayon ang ating vlog. Si Wende Ramas, o director po yun na batikang director na halos lahat po ng mga palabas ni Meme Vice. Hi Meme Vice, shout out. Sana mapanood mo to. Ay siya ang nag-direct ng mga magagandang mga pelikula sa Star Cinema. Oo. Nakakatuwa lang na nakarating tayo dito at may mga taong tumulong din sa atin kung paano natin napuntahan ang mga sikat na artistang ito. Wala kang gustong isa shout out, sir? Baka mamaya. Sir, ay sir, ito po ba 'yung asawa niyo? Ako po. Hindi po Marites. Marites din. Marites din. Huwag natin silipin 'yung loob. Ang ganda ng style niya. May mga terrace din dito, ang bongga. Ah, may CR din sa labas. Okay. Tapos tingnan nyo, may ilaw yung kanyang bongga. Bongga na yan. At ito pa isa. Halos lahat dito magkakadikit. Purong mga mayayaman. Mga bongga talaga. Wow. Parang mag-asawa. Mag-asawa nga sila. Ganda oh. Ang bongga. Ang nakikita nyo ito ay subdivision ng mga patay at hindi ng mga buhay. Meron po siyang ano sa loob po. Silipin natin. Ayan, may mga turtle sa ibabaw niya. Parang laruan yata. Tapos may batang nakalibing. May chandelier. Simple lang din po. Hello po sa inyo. Kaya nila nilalagyan talaga ng bakal. Merong iba kasi binabasag at ninanakawan sa loob. Ayun ang sinabi din sa akin ng isang guard dyan sa Loyola na Rekina. Bunga. Sabi mo. Sliding door. Aircon. Dobby na ninanay niya sa John and Marcia. Oh, yung, ito yung nanay-nanayan ni Dolphy sa John and Marcia. Si Deli, Atay-Atayan. Oo. Nasaan dyan? Ayun, Adelaida? Ay? Ayun. Adelaida. Ayan, Villegas, oo. Hindi tayo makapasok guys kasi nakalock naman siya. So siya yung naging nanay ni Dolphy dun sa pinaka-sitcom nila na nag-run ng 16 years kasama si Nida Blanca sa John and Marcia guys. Ligpit mo na ito, nawala na ako ng gana. Ligpit mo na. Bakit ka nawala ng gana? Dahil dumating ang Vietnam mong kontrabida sa buhay mo, ganun ba? Hindi naman sa... O, yung maupo kayo, hindi sa ganun. Ang sinasabi ko lang sa inyo, ma'am, pagpasok niyo, huwag naman yung tatadyakan yung pinto. Nakakaasiwa eh. Bakit ma... Nakaasiwa ka sa mukha ko, ganun ba? Kailang mga mukha ko, nakaasiwa ka. Oo, si Delia Atay-Atayan. So ito guys, so, napakasimple lang ng ano na yun. Remade po yun, madam. Parang buto na lang yata. Oo, buto na lang, inilipat dyan. Oo. Eh, ba't ganito yung puntod niya? Anong nangyari dito? Ano to? Ay, Mario Joseph, akala ko ba naman puntod? Ano pala? Mga lights. So mga kamaster, hindi po si Mahal yung kasama ko, ha? siya po yung isa sa nagbabantay ng mausoleo ni Mahal. O, wala ka bang gusto i-shoutout, madam? Wala eh. Shoutout sa mga Korimao. Wala ka bang ano?
Ay, meron akong anak. Wow, sana all. Ilan? Tatlo yan. Tatlo. Oh. Shoutout mo na yung pangapangalan nila. Marami makakapanood dito. Oh, shoutout dyan kay Richard na sa Davao. Oh. Oh, Justin, Jobert, yan. Salamat madam sa pagsama mo sa akin. Okay lang. Mayroon pa tayo pupuntahan. Oo, yung ano, yung puntod pala ni ano. So ito guys, isa siyang pulis, oh, PO3. Huwag na natin ipakita yung details niya. 1960, 2007 siya pinilibing. Guys, ang lupa raw pala rito sa Himlayang Memorial Park, dito sa ano, Himlayang Pilipino ng ano, Quezon City, is nagre-range daw ng 370,000. Oo. Kada lupa pa lang po, isang tao. Isang tao. Ah, 370,000 na. Kasi yung kay Mahal eh. Kung napanood nyo po yung kay Mahal guys, di ba hindi pa na pa-upload? Advance na. So yung time kasi nito guys, sinabay ko po yung puntod ni Mahal. Kumbaga part 2 na po ito. Ano pala? Umabot ng 7 million lahat-lahat. Tapos yung kinita nga lang ni Mahal sa YouTube niya, yung minanage ng mga kapatid niya ni Ma'am Lani, ni Ma'am Lani. Hi Ma'am Lani, salamat po sa ano, pagpapaundak sa puntod ni Mahal. Oo. Ay, talagang umabot ng 7 million. Ano itong mga papatay? Oh, isang urn lang kailangan. Ay, isang urn. So, itong mga guys, oh. Urn. Mga guys. Puro urn to, mga abo. Mm-hmm. Sa lupa nyo. Sa lupa. Ah, pwede pala, no? Sa nyo. Dati lang po. Garden. Yan, oh, may mga nakalibing. Bakante lang na video. Pinagkakitaan na. Pinagkakitaan na rin yung garden. Charot. Dito hangga't may mailibing ka basta may pera ano. Opo. Ito, 'di ba tinjo magagaling. O parang katulad niyan, bakante niyan. Oh. Lalagyan din nila 'yan. Grabe no, ang dami nang namamatay sa mundo. Mga kamaster, sa susunod na mga henerasyon mapapanood niyo po itong buhay pa ako dito sa video. Tapos baka binablog niya na rin ng So ito siya guys, oh, si Steve Paulo Tata Esteban. Sa mga nakakakilala sa kanya, dati din siya naging director. Sino yung Raymond Regala? Ah, ito. Steve Regala, oo. Raymundo Regala. Oo, 2003 siya namatay. Ilalagay ko na lang yung pictures niya, tapos yung ilang mga nagawa niyang ano, sa showbiz. So, ito siya guys, oo. Tata Esteban, oo. Sabi siya may mabulong. So, napansin ko itong isang bong nung to. Tapos nandito yung kanyang pinaka-aircon sa labas. Diba ang bong ko? Saan yung ano ni? Ay, ni Aiko Milintes. Uy, buhay pa si Aiko. Yung ta... Sorry po, Madam Aiko. Nagkamali po siya ng pagkakasal. Hinahanap kasi namin, guys, eh. Yung tatay ni Aiko Milintes. So, ito po siya. Si Jamie Rafael G. Milintes. Pinakatatay po ito ng actress na si Aiko Milintes. Namatay siya noong August 23, 1997. At pinanganak siya noong October 31, 1958. Abali, ito lang pala siya, no? Dito lang siya, guys, oh. Tell me the story. Because I terribly miss my dad. I may not have the best relationship with my father before when he was still alive. But I can say that part of me will always belong to him. Kasi lalo na pag nananalamin po ako, nakikita ko yung sarili ko sa tatay ko po. Female version po talaga ako. Tama. So ito na yun guys. So ang kinamatay niya ay leukemia. Teka, para sumagot si Emma ni Medis, wala pong kasama dito. Sir! Si sir pala kasama ko. Ang ating subscriber na si Kamaster natin, isa sa nagturo sa atin dito. So, yun nga. Ano masasabi mo sir, yung mga nagsasabi na ano, wala rong respeto sa mga patay?
tahimik naman ang mga patay eh. Sila naman hindi lang nananahimik. Totoo si marami sa amin yan. Kumaganyan. Bale siya may bagay na sabi tahimik yun yung patay. Ganun. Oo. Kaya yung mga sinasabi nila na patahimik. Nakikita nyo tahimik. Tahimik na nga, di ba? Oo. Kasi pero, gusto yung mag-ingat. Pero kayo sir, di ba may flower shop kayo na nagre-range ng 1 million per month? Hindi mo. Layo. Grabe 1 million. Mamaya papalibre ko na, papalibre ko na KFC kay sir. Charot. Grabe naman 1 million. Kaya masyado. Nakakatuwa naman. Aso kayo yung nagsusupply ng mga bulaklak dito. Pag si kailangan, ayan, marami naman po. Hindi naman lahat kami. Kumbaga, marami kami nagkaroon ng flower shop dyan sa labas na. Makikita kami yung flower shop na yung Almas Flower Shop. Ay, hindi ba yung marami? Ano pa? Yung mataas, Almas Flower Shop. Oo, sige, yung medyo sige. Malapit ng so, mag-uundas na nga guys. Hanapin nyo yung Almas Flower Shop. Doon na kayo bumili ng mga bulak. Magkano yung pinakamura nyo para may idea sila? Huwag mo nang sabihin yung eksakto talaga. Mura. Depende sa ano. Ang pinakamura lang namin, yung ganun lang din. Pero maganda dyan. Lantana yan eh. Oo, lantana siya eh. So, yung mga ganun size na maliit lang naman yan. 100 lang yun pag ano, pero yung pinakabongga nyo, nasa 5K, gano'n? Yan, nasa ano, pinakabongga namin, pwede kayo magpaan ng 5,000. Wow. Hanggang, depende sa ano nyo. Shop dito po, malapit sa Himlayang Pilipino, Quezon City Memorial Park. Oh. Yan, meron kayong mga budget na 3,000, meron din kaming gagawin. Wow, bongga, no? Ganun. So mga kamaster, nandito na tayo ngayon sa puntod ng isa sa pinakasikat na vlogger sa Pilipinas. Nakasabayan po ni Lord Cadena. Nung mga nakaraan ay nag-vlog tayo sa puntod po ng mga ibang sikat kagaya po nila Dolphy, nila Nida Blanca, marami tayong napuntang sikat ngayon. Sikat din ito, kaso hindi sa larangan ng showbiz, kundi sa pagbablog. At minsan na rin siyang pumasok sa mundo ng showbiz. Ito na. Ito na po ang puntod ni Emma Nimedes, na isang sikat na vlogger. Labo na kakaharapin ko. At sinasabi ko sa inyo ngayon, lahat ginagawa ko para manatiling matibay. Pumanaw na kahapon ang sikat na YouTube content creator na si Emma Nimedes sa edad na 27. Nakilala si Nimedes sa mga viral post kasama ang grupong Team Payaman ng pamilya sa kanyang mga huling sandali. Lubos. Nagulat lang ako guys, ayoko po lagi ng issue. Ano lang po ito, disclaimer po. Na ano lang ako kasi nagulat ako, in-expect ko po medyo bongga-bongga dahil nga milyonaryo po ito eh si Eman. Siguro ito na lang din ang inano ng pamilya. Depende din sa paniniwala, sir, 'di ba? Mm-hmm. Siguro ganyan, naisip na lang din ng pamilya na ipasimplehin na lang. Pero kung ako po fans ako ni Emmanuel, para sa akin po ah, parang gusto ko po yung medyo mas ano, yung may sari nakabukod siya. Kaya lang mahal talaga kasi dito. May mga babae na ang lakas magpaka-juicy sa maniligaw nila. Kasi babae, natural na mahilig mamilya. Kasi kailangan nila mag-isigurado sa mga desisyon nila sa buhay. Mahirap na si Eman. Mahirap na lang ito, babe. Ay, bagong classmates, bagong arginals, talaga yung nababagam sa Go War Fan. At nandito, number 3, aim for a perfect attendance record. Napakahirap maging perfect attendance. Take down notes. Madalas kong ginagawa ito. Notes. Kapag nagle-lecture ang teacher. Kasi mas madaling makapag-review sa exam kapag alam mo yung keywords. Ma-upload ko lahat. Ang dami iba-iba tawag sa kanya, tol. May dritol, may book. So, yun. What up, man? It's your boy, E-Man. At nandito tayo ngayon sa isang vlog. What up, mga man? It's your boy, E-Man. Ano naman? Siya po yung namatay. Nasikat na vlogger po. Oo. Na nakipaglaban po sa sakit ng leukemia, mga kamaster. August 16 po siya pumanaw. Nitong 2 years ago, 2020. Pinanganak po siya ng April 3, 1999. Okay, dito. If I die, I'm a legend. And below nga po guys. May culinaryo, no longer I, but Christ lives in me. So ito guys, oh, may naka-record na pictures. Pasensya na po sa mga fans ko ni Emmanuel D. Nimedes. Hindi po ako ganun, kumbaga, yung kasabayan niya po kasi si Lloyd Cadena, which is isa po siya sa mga pioneering na vlogger dito sa Pilipinas. Hindi ko po kasi totally
naabutan nun dahil ako'y kasagsagan ng nagtatrabaho nun, busy ako, wala po. Lately ko lang din na-discover yung YouTube. Pero nung napapanood ko, nakakatawa po yung mga sayaw niya, yung mga kanta-kanta din po niya, yung mga meron din po siyang ginanapan na mga palabas sa TV. So meron ako nakita rito guys, oh. Parang hindi ko alam kung nasayang na ba siya, oh. Ganyan, naka-open na siya. Tapos wala nang, parang wala nang nag-aasikaso. Ay, 1900s, pinanganak siya. Tapos namatay 1975. Sino kayo nakalibing dito guys? So, hindi na napabayaan. Delikado rin po yung mga, ano, parang nananakaw. So ito yung kanyang, ano, unahin muna natin yung kanyang pinakakinuanan ng story ng tanging ina. Oo. Ito yung kanyang mama na pinaka-original na sinasabi nilang tanging ina. Dahil yung palabas sa tanging ina ni ano, ni Ai ay ang nag-direct talaga is yung anak niya na si Wendy Ramos, which is ito na po iyon, the blockbuster director. Kasi lahat ng mga palabas niya laging blockbuster, no? Ni Wendy Ramos. 20 ng umaga, nang bawian ng buhay ang 49 anyos na si director Wendy Ramos matapos siyang atakihin sa puso sa Capitol Medical Center. Tapos, no? So ito po siya. Tapos minsan nandito si Meme Baez nagpupunta. Oo po. Dito siya. Ah. Isa yung alam ko, yung isa niyang yung maliit na bakla. Pagkano yung komedyante rin siya. Oo. Lumalaw rin yung mga kaibigan. So makikita nyo guys yung kabuuan. Kasama niya ganyang family dito. Tatay, nanay niya. Ay hindi, sorry. Nanay niya at saka eh, yung kapatid niya. Kapatid niya. Kasabay niya. Pero namatay ang ate ni Wen bago mag-alas 3 ng madaling araw. Dinibdib ito ng gusto ng direktor, lalo't nagluluksa pa siya sa pagyabobong nung Kapaskuhan. 3 oras lang ang pagitan ng pagkamatay ni Wen at Wawa. Sabay silang namatay? Ay, kasunod. Magkasunod lang. Kasunod, Feb. Feb? Oo, tama, oo. Feb. February 29, namatay itong ano, si Wendy Ramos, 2016. Tapos namatay naman yung kapatid niya ng February 29 din. 2016 din? Oo. Ay, sorry po. Kinakalungkot ko ba yung nangyari? Magkasabay halos lang pala. Ano yung friendship rose? And if you think I'm a good friend, send it back to me. Yung mga gano'n. Yung mga oo. Tapos sinagot niya ako ng, ay sorry Miss Sen, puro tungkol sa bulaklak ang pinag-uusapan namin. Check ang naging daan sa unang sabak ni Vice sa pelikula na apat dapat, dapat apat. Na binigay niya sa akin. Blanco, itong ex ko, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Kaya doon pa lang, yung alam mo na yung laki-laki ng tiwala niya sa akin. O ang naging mitsa ng sunod-sunod na blockbuster movies ng dalawa, ang Petrang Kabayo, Private Benjamin, at sa highest grossing Pinoy film na Beauty and the Bestie, sila... Lagi nga tinatanong sa akin noon, bakit lagi si Derek Quinn? Para ako nawala ng magulang. Para akong batang paslit na nauli na, hindi ko alam. Siya ang kuha ng karir ko eh. Balot.